nag-focus nga ako. So, yun ang nauna. Kaya lang naman siya pumuputok, actually. Dahil yun sa sinasabi niyang, ano, yung mga nagpaplano daw na, nagpaplano daw ng, parang, coup. So, yun na yun. He took it personally. Eh, nagsasabi siya na he's ready to leave the Senate presidency. Pero nakakapit naman siya. Ano? So, yun lang. It's just sad that the twilight of his career, kuwan pa. Doon pa siya ganito. Sir, how true po yung mga sinasabi po ni Senator Enrile na you asked daw not to take down notes during your meeting with Ambassador Brady and that you called daw Sec. De Rosario a traitor? How true are these? Sabi ko nga sa inyo, these are state secrets. Ano? Kung gusto niyo talaga, andi dyan ha, basahin nyo yung hingi kay Senator Enrile nung document para makita niyo talaga yung konteksto. Hindi pwedeng ganun. Hindi ko pwedeng piece by piece ito. Pero sir, lahat ng ginawa ninyo po dun sa China, yung pakikipag-negotiate, yung back-channeling, may basbas po ni Presidente. Yes. And lahat ng mga nag-desisyonan, si Presidente nag-desisyon. Kaya nga, kung ano tayo ngayon, the improved situation right now, na wala ng tension, all the credit goes to the President. Kaya nga ako, when I did this task from May to July of this year, wala kayong narinig sa akin eh. Hindi ako umepal dyan na umarap sa inyo, ito yung ginagawa ko for the country. No. I kept my peace kasi ito sa confidential mission. And I believe, nagawa ko yung trabaho ko eh. Diba? O yung mga exports natin, balik natin. Yun nga. Sir, yun po may banana exports? Yes. Tapos itong, yun nga, yung barko wala na eh. Diba? Sir, may nabanggit si Senator Enrile kanina about Manny Pangilinan. Ano po ba yung, bakit nabanggit yung pangalan? Ano po ba ang naging papel ni Manny Pangilinan dun sa away sa Scarborough? Ewan ko kung po, meron po. Tanungin niyo po si Senator Enrile kasi siya naman po yung nagdi-divulge ng state secrets. Sir, yung bilateral talks daw po na pinilit niyo kahit daw po ayaw po ng cabinet members? Nagbutuhan ho, hindi, natalo nga ako dun eh. Kaya nga ang lumabas is yung multilateral, which is yung ginawa nila sa ASEAN. Eh, saan ba tayo? Ano nangyari doon? Di ba? Yun po yung rekomendasyon nilang lahat. And I took it. I told the President, it's your call. Kung ano decision mo, nandun doon ako sa likod mo. Ganun lang naman yan. There is a situation. The President called for a meeting to discuss the courses of action. They presented one course of action, I presented another course of action. At the end of the day, nagbotohan, and the President retreated to his private chambers, and eventually he came out with a decision. Yun po yan. So, hindi ko maintindihan to si Senator Enrile kung anong dinidivulge niya. That's particularly damaging to me. Ano? So, sinabi niya na lahat except yung connection nila ni GMA. Delikado po yan. Senate President po ito. Babalik na naman si GMA. So, yan po ang ginatatakutan natin. And sir, how about po yung sinasabi niya?